Good day ulit mga sir. So, andito yung magkapatid. Honda Click saka Honda Beat. So, itong Honda Click natin, so bagong kuha nga natin to. Nagipag-swap tayo sa Jigsaw. So, nabili to January 2022. O, natanong ko si first owner. Sabi niya, last na nilinis tong panggilid niya is April. So, October na ngayon. O, November 1 na pala ngayon. 6 months na. So, need natin i-check ulit. Tignan natin kung ang kondisyon. Tapos, linisin na rin natin. Tara, pusin muna natin to. Wow. So, ito yung kanyang loob, oh. Ayan, oh. Dumi. Dumi nung kanya sa bearing. Ayan. Tapos dito. Tabi natin to. Ayan. Dumi na rin yan. Yun, oh. Dumi, oh. Bubuksan natin to. Ayan. Ang kapalan ng kanyang alikabok. Parang nalibag na siya. Oh, tanggalin natin. Dungis. Loob ng 6 months guys, oh. Ganyan na siya kakapal yung mga dumi niya. Ayan. Ito, kapal lang din sa kanyang bell. Tapos dito, binuksan natin. Ayan. Oh. Ang dumi. So, gawin natin, papagpagin natin to lahat. Pero ito, hindi natin to mabubuksan kasi wala akong pambukas na ito. Ang lilinisin lang natin is itong bandang mga yan. So, although kung sa grasa naman pag-uusapan, so fresh na fresh pa rin naman yung grasa niya. Yan, oh. So, kaya okay lang. Yan. So, papagpagin lang natin yung mga alikabok niyan. Saka itong mga namakat na bunyan. No? So, ayan. Babrushin lang natin. Okay. Yung ano dito, yung sobrang dumi nito. Nakiskis ko lang kasi yung ano, yung rampahan ng bola. Ito yung mga kanto-kanto na to. Ayan. Ayan. May libag siya. So, nakaka-apekto to sa ano, sa performance ng ating CVT. Yan. May kumakalso. So, need yan tanggalin.
mga yan, oh, sobrang libag. 6 months na hindi nalilinisan to. So ganyan na siya karumi. So napaka-importante talaga ng ano, maintenance ng motor. Yan, yung mga ordinary yung paglilinis lang para maganda pa rin ang performance ng ating motor. Yan, DIY lang, okay lang naman. Para mas makatipid pa tayo, isadali natin sa shop. So, nalinis na natin yung kanyang ano, panggilid. Ayan, linis pag-alikabok lang. Wala naman tayong mga palilis talaga na liquid. So, ayan yung mga nakuha nating powder. So, ito na lang yung lilinisin natin para maibalik na natin yung kanyang crankcase cover. So, ayan, libag. Ayan, pagpagin na lang natin yung mga to. Okay. So, make sure din nalinisin niya yung kanyang ano, drain. Parang drain niya dito sa likod. Kasi napupuno din ng alikabok yan. Dito yung lalabas dapat eh. Pagka nagdudumi. Wala tayong compressor kaya higupin lang. Higipan lang natin. Okay na yun. Balik natin. Siya nga pala no, isa sa mga hindi magandang dahil ano, magandang gawin pagka may baha kasi ito oh. Meron ditong labasan ng hangin. So dito papasok yung hangin. Ito. Kasi kailangan din ng cooling ng CVT natin, ano. Papasok yung hangin diyan. Dito lalabas yung hangin. No? Kapag nilulusong natin sa baha, ayan dito papasok sa tubig oh. Ayan oh, sa ilalim. Puno ng tubig ang ating CVT. Kaya hangga't kayang iwasan, huwag nating ilusong sa baha yung ating mga scooter. Balik na natin. Tapos guys, ito mga tornilyo natin. So, pag nagbalik kayo ng tornilyo, sisiguraduhin nyo na mga tamang haba yung mga kung saan tamang position nila, kasi kapag ka nilagay nyo yung mahaba doon para doon sa maiksi eh magkakaproblema tayo. Ngayon November 1 ngayon, kaya manag treat or trick. So binigyan na natin natin ano, konting barya. Ngayon ito yung mga maiksing tornilyo. Ayan ang tatlo. 1 2. Ayan. Ano ka? 3. So, ayun. Tapos, itong mahaba. Ayan. Lagay muna natin. Ayan. Ano ko? Ayun. Yan. Kasi ito yung dalawang mahaba sa gitna. Ngayon, ang paghihigpit nito, kanina nung tinanggal ko, ginamitan ko ng impact wrench. Pero itong pagbabalik, mano-mano na, hindi na impact wrench. So,
Kasi pagka impact wrench, maaaring malustred pag nasobrahan natin. Kasi malambot lang yan. Kamay-kamay. Tapos yung pag-iigpit, ha? Criss-cross pattern. Hindi naman kailangan eksaktong criss-cross pattern. Basta pantay lang yung higpit. Para mas maganda yung kanyang fittings. Then check naman natin yung kanyang ano, air filter, kung malinis pa ba. Isa natin. Ito yung kanyang air filter, oh. So marumi na. Need natin to palitan pag nakabili tayo. So dadaan tayo sa shop para mapalitan, pero sa ngayon balik muna natin kasi malayo yung shop dito sa aming ano tirahan. So linisin lang muna natin tapos balik. Pero ano to, palitin na to. Sobrang lipag na, oh. Although hindi pa naman siya totally ganun ka-itim, ito lang bungad. Yung loob eh, no? Kita pa naman yung pagka-green niya. So kung totoos yan, pwede pa naman, pero bibili tayo pa rin ng pamalit na neto para mas maganda yung airflow sa ating ano, click on the click. Ayun guys, tapos na nga tayo. Biro mo yung dumi na yan, no? Na nanggaling sa kanyang panggilid. So napaka-importante na nare-refresh natin yung ating CVT para mapanatili natin yung kanyang good performance. So na-check naman natin yung mga lining, yung clutch lining, okay naman, makapal pa siya. Yung bola naman niya, okay naman, may konting kayod lang pero hindi naman ganun ka-apekto sa performance yun, maliit lang masyado. Then yung air filter, magpalit tayo pag nakabili tayo. Pero hindi pa naman siya ganun itim na itim. May kulay green pa din. Napagpag naman natin yung mga dumi nun. So natanggal naman. Kaya ulit natin panda rin. So ayan. Tahimik na tahimik. So, okay. Kasi nung hindi ko pa ito nalinisan, parang medyo may konting ano eh. May konting pagkaingay, parang masyadong mahangin yung tunog. Pero ngayon, ano na, smooth na smooth. Tignan nyo naman yung mga dumi na natanggal na yan, lilibag ko. So, okay. So, ganun lang, maglinis ng ano, yung ating CVT. Kahit sa bahay, kayang-kayang gawin. Basta meron lang kayong tools na pwedeng gamitin. Okay, thank you sa panonood kay Rider Garage. Ride safe sa ating lahat.